Isang magandang araw sa inyo mga katribo, no? For today's video mga katribo, istuturuan ko kayong maglaba. No? Kaya ako medyo lamplanggana, istuturuan ko kayong maglaba. Yung mga lalaki, ha? Hindi marunong maglaba. So, joke lang mga katribo, no? For today's video, magpapatubo tayo ng kabuti na walang binhi. So kung gusto niyong matuto, magpaalog patubo ng kabuti na walang binhi. Panoorin niyo lang itong video na ito. Bago ka pa lang sa akin channel, huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe. So, let's go. Tara, maghahanap na tayo ng bulok na puno ng saging. So, mga katribo, hindi na ako nagpabigito sa saging yan kasi labot ng ulan. Ambon pa naman kasi yung mahina pa. Ito yung kinuha ko, ang bulok na puno ng saging. Yan, oh. Bulok. Oh, bulok. Ito na yung nakuha natin na katawan ng saging. Biyakin natin. Yan. So mga katribo, ito yung tunay na kabuti na walang binhi, no? Kasi halos na nakikita ko sa YouTube, ang title nila is kabuting walang binhi o bulba mushroom. Tapos pag pinanood mo, nagbubudbud naman sila ng binhi, no? So ito papakita ko sa inyo, wala po talaga itong binhi, ano? Ito po ay bulok na puno ng saging. Meron pa ako ituturo sa inyo na isa pang technique, which is ginagawa yun ng mga matatanda, no? Lalo na sa mga probinsya. So sa YouTube, wala pa ako nakikita nun. Gagawin ko yun sa sunod. So kung gusto niyo malaman kung paano yun, huwag niyo kalimutan mag-subscribe at i-hit niyo yung notification bell para updated kayo pag ginawa ko na yun. So, wala pa nakikita nun sa YouTube. Kaya, abangan niyo mga tribo. Yan. Katapos, galaba tayo. Digin natin. Kasi ang gusto ng kabuti, yung naiinitan sila, no? Yun ah, yung gusto nila yung dikdik na dikdik. Yan. Ganyan lang mga katribo. Ito hindi ko sinunog, gano'n. Ito. Pero, mas maganda kung sinusunog, no? Sa sunod na video ko yan, abangan nyo. Yan. At saka, hindi tayo gagamit ng chemical, no? Kasi mas maganda yung walang chemical. Yun lang yun. So, lalagay ko na siya sa... Tapos na ha! Tapos na ito mga katribo. Lalagay ko na siya sa... Hindi magagalaw ng bata. Kasi din to ha. Kung ayaw niyo magtakip ng plastic, tabunan niyo siya ng dayami sa ibabaw. Ano po? Labang mas magandang ito, no? Sarap nito higupin pag hangover ka yung paksiw. Tapos, yung mga anak ko, yung paborito nila yung pirito. Piritong kabuti, ninaligan namin ng harina tapos tinitimplahan. Paborito nila yun. Medyo matagal nga lang po pag sa ganyan mga katawan ng saging kasi kailangan nyo muna mabulok ng tuloy yan bago magka-meron siya ng tubo. Ano po? So maraming salamat mga katribo. Kung gusto nyo malaman yung sinasabi kong isa pang technique, so huwag nyo kalimutan mag-subscribe, no? Para updated kayo, so... So yun, magandang hapon mga katribo. So, i-check na po natin yung ating kabuting saging na pinatubo po siya ng walang binhi. Ano po? So, kung meron po kayo dyan mga sagingan, manguha lang po kayo ng mga bulok na saging, yung katulad po ng ginawa ko sa video. So, pag nagawa niyo po itong video na to, hindi niyo na po kailangan bumili ng binhi. Pero kung gusto niyo talagang bumili ng binhi at wala kayong makuha ng mga bulok na saging, pwede po kayong bumili sa Lazada or sa Shopee. Bulba mushroom po ang isi-search nyo sa Lazada.
So kung nakatulong po sa inyo itong video ko na to, huwag niyo po sana kakalimutan mag-subscribe at hit niyo na rin po yung notification bell para updated po kayo pag meron akong bagong video. So check na po natin yung ating kabuting saging na walang binhi. So yun. Ito na po yung ating kabute. Ating saging. So kahapon, meron na tong sulo, yung sukol pa lang siya. Hindi ko siya na-videohan kasi dumali na naman yung ulan, no? Hindi ako nakapag-video kaya lumaki na sila pag check namin kanina. So open natin. Napakadali lang nito mga katribo, ano? So yun. Yan. Kunti lang sila, ano? Halos apat na beraso. So saan ka hahanap ng kabute? Naglagay ka lang ng dahon ng bulok na saging. So yan. Apat na piraso pero malaki po siya. Ma, kunin mo. So yan, ang laki yan. Ang laki po. Ano po? Ito, huwag nyo siyang masyadong sasaidin kasi baka hindi natin alam, baka mga isang linggo meron na po uli yan. So huwag nyo sasaidin yung amag. Head. Yan. Meron pa siya mga pinhead na maliliit. So ibig sabihin may tutubo pa kasi dalawang harvest naman po ang kabuting saging. So yun. Yan o. Kung gusto niyo po marami ang harvest, pwede po kayong maglagay ng abono. Ano po? Pwede po kayong gumamit ng triple 14 kung okay lang po sa inyo na may chemical. So nakatipid na po tayo, ano, kasi hindi na tayo bibili ng binhi. Gawin nyo lang po yung procedure na ginawa ko at huwag nyo po sana kalimutang mag-subscribe. Maraming maraming salamat po mga katribo. Happy gardening po.